morning, good morning. So ito ngayon na ang ano, yan yung bag na pumasok sa aking pinagtatrabahuan. Ngayon, tingnan mo, baka may laman. Nga na ako mawalan, siya ngayon ang nawalan. Nawalan siya ng bag. Maganda, lagyan ng pana. Kaso paano ako makapamana? May pumapasok na sa aking farm. So ngayon, yung aking mga content ngayon, magbabago ang content ko, hindi na pamamana. Lintik ng mga magnanakaw. Pero shout out sa mga magnanakaw, baka ako sisikat din eh. At ikawong ano nga, iba-vlog ko to. Maano ng lahat ng ano, kasi itong nangyari dito mapupunta sa buong lugar. Walang laman. Yan na ito guys, mga katsaring ay ano yan. Yan yung lalagyan niya ng manok. Nakakuha siya ng 2 manok. Buti na lang si Mrs. ay nagising. Ako kasi sa totoo wala ako din eh. Tapos nangyari, malaking pasasalamat ako kung hindi niya nadala yung manok at saka walang nangyari naman na ano. So lang, mali niya na iwan yung ano, tapos bibigyan natin yung dinaanan niya. Kasi namana nga ako sa talisay. Ngayon, yung manok na ninakaw na pang yun. Hindi, dadaan tayo dyan. Ito yung guys, yung pangalawa. Pangalawa yun. Naan natin yung ano. Yung unang hawak daw, sabi ni Mrs. Itong puti na to. Yan. Yan yung puti na ninakaw. Tapos yung isa. Alin dito? Ha? Alin din eh. So, yan ito. Ito pala ninakaw. Akala ko yung winner. Kasi yun winner yun eh. Ito pala yung ano, limon. Oo. Oh, ito pala. Limon. Nabunot. Oh, nabunot yung ano. Lawi niya. Ayun oh. So, mo sabi nag-away. Nag-away sila din eh. Yun oh. Dito na binitawan. Nabunot. Bali, 3 nabunot pala. Yan. Yung isa. Tapos yun oh. Ano. So buti naiwan yung manok kong 2. Saan siya nagtago? Kaso nagtago pala yung magnanakaw dyan. E di, siyempre, kung nandun ako sa kubo ko, kitang kita siya. Kaso nga lang, wala nga ako. Naiwan yung 2 manok. Aray ko! Aray. Nangyari, ang sakit. Nabitawan niya din eh. Tapos tumakbo. Doon uli. So tara, punta tayo doon. Saan? Ayaw mo. Ayaw, pakialam. Tao lang yan. Eh, kung makikita nila yung bag edi, malalaman natin. Inyo bag to, kunin nyo. Kasi nahirap pagsalita. So kung sino man nakakilala ang bag na to, paki-comment at saka aray ko, wala pala akong sinilas. Kasi may dito. Wala kasing magandang bakod. Boy, kahit ano namang ganda ng bakod pag sa oras na ano. So dito dumaan. Dito. Yan. Dito pala siya dumaan. Aray ko, ang dami makahiya. Dito pala dumaan siya sa aking talungan na walang linis. Ayan. So tingnan yung aking bakod. Talagang madali pasukin niya kung gugustuhin. So ayan. Ayun o, tambayan. So yun pala. Talagang pinag-isipan talagang maigi. Dito pala siya tumambay. So kunin natin ulit to. Ngayon, hindi na natin siguro makuha ng fingerprint to kasi ang fingerprint manyari kami sis at saka akin, pero yung fingerprint ko sigurado nandito. Yan, salamat siya, wala ako din eh. Ba-vlog ko sana siya eh. Pero ngayon naka-vlog pa rin siya. Sana eh, ano ko yung kanyang mukha din eh, i-profile ko sa aking vlog.
ayaw na lang kung bakit naisipan ng mga nakaw pa, ano? Ayaw na lang manghingi. So, ayaw na nga. Aray ko. Ang? So, doon tayo magtapos ng kwento. Kaya naman malaki talaga ako pasasalamat na walang nangyari dito sa ano ko. So, sa totoo lang, marami-marami salamat nga pala sa lahat na mga viewers ko na hindi nagsawa na sumusuporta. Marami-marami salamat po sa inyo. Tsaka baka magbago nga ang content ko nito kasi sa totoo hindi alam ng amo ko na ako'y nagbablog ng tulad nito. Mapanood tong vlog ko na to ng amo ko. Humingi ako ng pasensya kasi talaga ng biro magagalit yung amo ko na malalaman nito ngayon na may nagnakaw sa manuka na wala ako dito. Kaya ako naman nagagawa yun kasi wala nga ang ano tawag ito pang ulam. Saka siyempre yun din ang medyo magandang content kasi sa naiisip ko. Kasi kung content ng paggagawa naman ng TV o washing, ayos din naman yun. Pero nagbago lang ako ng content pamamana kasi ano ba yun, gumuha nga ako ng parang pang ulam lang naman namin. Tapos yung iba pinamigay din. Ano ba ito? Ngayon tanggapin ko yun ng pagkagalit ng amo kasi nga hindi ko naman ikalain na ganun ang mangyayari. Pero mabuti na lang at ganun nga nangyari. At saka hindi ko pa alam yung ano, paano ko sabihin talaga yung kung bakit yung mga magnanakaw na yan ina, yun pa ang ninanakaw, manok. Ano bang tanong ko lang kaya o mag-comment kayo. Ba't ang limit nga ninanakaw ang mga manok na Texas, ano? Kasi sabihin na natin, mainit sa mata. Pero bakit nyo nakawin? Yun din ang ano ko. Ba't kayo magnanakaw? Ang dami namang pwedeng ano. Kung gusto nyo yung ganyang manok na Texas, pwedeng mag-ipon kayo, bumili kayo. Ngayon sabi ko sa inyo ang price nyan, nasa 8,000 lang yan. Eh kasi ipahamak yung buhay ninyo dyan. Kasi hindi natin masabi yung disgrasya. Lahat naman ng bagay may disgrasya eh. Pag-iisipan din sana naman na mabuti kasi maganda yung magtrabaho tayo ng marangal. Na tulad ko, kahit ako'y hamak na, hindi mahamak, hindi ko i-ano yun, pagmamayabang ko yun at pagmamalaki ko. Yun ako yung naging isang boy kasi marangal yung trabaho ko. Ang ayaw ko lang sa lahat yun sa ganyan, magnanakaw. Kaya sana magbago kayo yung mga hindi gumawa ng hindi maganda dyan, sana magbago kayo. Kasi hindi, ano yan, hindi marangal at saka wala tayong pagmamalaki sa ating sarili pag ganyan ang ating ginagawa. Pag nanakaw, hindi maganda. At buhay natin nakataya dyan. Kasi kaya naman natin anuhin yan, kahit gaano kamahal yan. Kaya natin pag-ipunan yan na bibilhin natin. Hindi tayo magnakaw. At saka kung ano man trabaho natin, ano, mahalin natin. Kahit man mababa atin sweldo, basta marangal o kumikita man tayo na kahit 100 piso, basta marangal, yun lang ang inaano ko. Huwag kayong magnakaw kasi sa totoo napakahirap yan na trabaho. Kung halimbawa may nagutos sa inyo na mayaman na bayaran kayo ng ganyong halaga, nako, mahirap yan kasi sa totoo hindi magandang trabaho yan.
O kung gusto ninyong magkaroon na kayo ng ganyan nga, ay naku, pag-ipunan ninyo yun, yung mga bagay na yan. Ako, tulad ko, isang bulaang, halos isang kaig, isang tuka talaga. Ilang taon na ako nagtrabaho din eh. Tinitiis ko kasi yun ang alam kong marangal, at saka kung aalis man ako, wala akong maipakain sa pamilya ko, kasi ako wala naman akong alam na ibang trabahong marangal. Yun ang alam ko, kaya ginagawa ko. Hindi yung pagnanakaw, kung ano mang bagay na alam natin na masama. Sa palagay ko naman, may isip ka naman siguro kung bakit ka, ay oo nga, may isip ka talaga kasi naisip mo nga magnakaw eh. Kaya sana yung pag-iisip ninyo magnanakaw ko ay baguhin ninyo. Pasensya na kayo kung nakapagsalita man ako ng hindi maganda. Sino man nakapanood na to sa vlog ko na to, sana malaman man ang amo ko, talagang tatanggapin ko na na ako'y vlogger na. Kasi kaya ako nag-iba rin ng channel, iba talaga ang ano ko, at saka hindi sinabi sa amo ko na may channel na ako sa pagbablog. Ngayon malaman talaga to ng amo ko na pag ito'y nag-viral tong video na to, hindi, focus pala ito, hindi ito magbabiral kasi ano lang naman yun, parang simple lang para sa akin kasi sa buhay ko, sa dami na nangyayari, nagnanakaw din sa mula pa dyan, farm yan eh. Ngayon parang ikikwento ko sa inyong buhay, kaya magnanakaw kayo kung na napapanood man tong aking video ko na to. Ano, kung mga baguhan kayo, talaga sasabihin ko sa inyo, huwag kayo magnakaw sa farm na ganito kaliit o kahit agaano kalagi, basta farm. Kaya ang sabihin ko sa inyo, mag-ipong kayo talaga na para mapasa inyo, magkakaroon kayo ng bagay na pinaghihirapan. Ang sarap ng ganun. Ito nga ako, nagpapakahirap nga ako, nagbibidyo ng ganito lang, no, parang wala lang kwentang video. Pero ako nang ano ko na, malay mo, balang araw. Kasi gumagawa ko ng tama na para hindi nakakaano, nakakaano nga eh. Panah kaiyak. Ay, kulang ituloy yung kwentong ganun eh. Pero yun nga, nandun tayo. Ang sarap magtrabaho ng marangal. Sa nangyari dito sa buhay ko, sa totoong dami, 150 manok siguro. Sa palagay ko na wala ditong manok ah. Pero wala, wala ko narinig sa amo ko. In time na nga, sabi ko nga sa amo ko na, sir, patayin ko na lang. Pero sabi nga ng amo ko, wag, mag-ano ka na lang, mag-warning shot ka. Tapos ganun yung ginagawa ko, warning shot. Tapos yun, nag-apos ako, nakuha sa akin lahat ng baril. Yun ang time na yun, wala na kaming gamit. Nakakaiyak talaga, umiyak talaga ako ngayon. Pasalamat na rin ako kasi si Mrs. Angan ako kasi sa pamisis ko kasi nagampanan niya yung hindi ko nagampanan. At walang nangyari na hindi maganda. Kaya kayo sana magnanakaw, magbago kayo. Magawa kayo ng marangal, hindi yung pagnanakaw. Masakit talaga yun. Kita niyo, umiyak talaga ako. Ito yung anong buhay na. Buhay ko talaga dito. Noong time na yun. Marami akong dinanas sa farm. Dahil sa mga nagnanakaw. Nag-apos ako. Kung karanasan lang sa trabaho, marami. Pero alam ko, kasi marangal lang ang ginagawa ko eh. At kung magagalit talaga yung amo ko, tatanggapin ko yun. Pero talagang magagalit yun kasi wala ako dito eh. Tarbaho ko to eh. Pero siyempre, yung tarbaho ko rin naman doon, nanghalang ako ng ulam, tapos nagawa ko ng content. Yung pamamana nga sa talisay. Shout out na lang sa mga magnanakaw dyan. Magbago kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga viewers ko. Bye bye.